Tumuli tayo ng fish. Ay, mali! Okay. And pakita ko sa inyo yung fish natin. Black sea bass siya. Ito, tinanggal ko na yung palikpik. Saka yung buntot niya, kinat ko na. Pero ito itsura niya, guys. Ayan. Black sea bass. Yung galing pati sa South Carolina, fresh siya dun sa fish market. Na finrise natin para tumagal. And then... Okay, ayan. Ang itsura niya. So, linisin lang natin ang mabilisan. Gamit lang yung regular na gunting. Wala akong kitchen, ano, scissors. Meron silang ginagamit na pang, ano, kitchen. Ay, okay. Hindi naman ako hapong-hapo, pero medyo hinahapo, pero hindi, kasing grab it, guys, nung last week talaga, grab. Pero ngayon, mas okay na yung humihinga-hinga ako ng ganun. Pag nahihinga ko yun ng ganun, sarap ng pakiramdam. Kasi talaga may hika ako simula bata. Pero naaalis siya. Pag nag-abroad ako, yun, nawawala. Pero this time, bumabalik siya pag sobrang init. For some reason, nung sa South Carolina kami, hindi ako hinihika. Nun lang, pagbalik namin. Well, anyways, kaya kung makikita nyo malalim yung hinga ko, yun, kasi may hika ako. And, yun nga, tsaka pag may nakain ako na ano, kasi nga meron tayong allergy. So, yan, super fresh to talaga, babagong huli nung nakuha. So, yan, tanggalin lang natin yung mga palik-palik-pik. Ayan. So, black sea bass, medyo mas mahal siya ng konti kaysa dun sa white sea bass. Pero ito yung tawag sa kanya. So, ipiprito ko lang siya siguro. Meron akong isa na gagawin ko ay sasaing natin yung ulo. Sasaing natin, guys. Ipapangat. Ayan. Ang gagawin natin sa sea bass, sa white, black sea bass, ay ipapangat natin yung ulo, tapos piprito natin yung katawan. Ayun, guys. So, see you later. Ayan, guys. So, ngayon, magluto muna tayo ng lunch. So, isda ulit at gulay. Alam ko, napakita na ko na to before. Hindi na ako magiging masyadong specific kung paano ko to gagawin. So, ito ulit yung ating yellow squash. Yes, nakakain yung loob. Para siyang upo. Tama yung sabi ng iba. Para siyang upo. Pero, squash variety siya ng squash. Siguro yung upo, nasa variety ng, nasa squash family din yun, hindi ko alam. Pero same siya, no? Nakakain yung buto kasi malambot siya. And masarap din yung, malasa din yung buto niya. So, yun. So, hiniwa ako na siya. Ayan. So, hihiwain ko lang siya. Tatadta din natin. Gaya nung last time, pag nagbubulang lang kayo or nagsisinigang, yun lang din yung gagamitin ko. Pero mas maraming potato tops or kamoting. Dahon ng kamote dahil marami na tayong dahon ng kamote, mamimitas tayo. At kung ano pang greens na makuha natin doon, pwede rin yung talbos ng pepper or sili, pwede rin yun. So, tingnan natin kung ano makuha natin. Tsaka saluyot. Yan! So, hiwain lang natin siya. Napakita ko na to before, pero stay with me kung gusto nyo pa rin siyang makita. Kung di pa kayo nagsasawang makita. So, ayan. So, medyo may kalat ako dito kasi nag-e-edit ako, guys, ng video para sa inyo. Okay, hinga muna tayo. Medyo hinahapo ako, guys, pero mas better na ngayon. So, inagasan ko na siya. Nagtatanong ba't ko tinanggal yung balat kasi yung aking kamag-anak, yung aking kapitbahay, ano siya eh, nag-fertilizer siya, nagbobomba siya. So, to make sure naman, so, hindi to organic, pero fresh from the garden. So, okay lang. Parang mas better na to kaysa the store. Kasi at least kahit papano, talagang wala masyado tong marami pang nilagay. Ayun, kasi nagbobomba kasi yung ano ko, kapitbahay ko. Kaya, yun. Kaya natanggal ko ang balat. Pero ko to, galing to sa garden ko. Kung tanim ko to, hindi ko tatanggalin ang balat. Kasi wala talaga akong nilalagay sa garden, guys. Kundi, pagmamahal. Na! Ano? Puro kang yabang, eh, no? Puro pagmamahal lang. Yan, sige na. Todo na natin. So, ngayon, dadamihan ko talagang namimiss ko to pag ilalahat ko na. Kung kailangan ko pa, sabi nga nung kapitbahay namin. Kung gusto pa daw namin, magsabi lang or basta kumuha na lang dun. So, pero papaalam naman ako pag nagkulang pa. Parang gusto ko na siyang, gawin lahat. So, yan, guys. So, baka nga upo. Parang nga upo. Totoo yun, no? Pero squash yung tawag nila dito. Yellow squash siya. Ayan, ganyan lang. Simpleng-simple. Nasaan na bagay yung aking
Kumakita yung aking malaking kutsilyo. Pero hihiwain lang natin siya, guys, sa napakasimple lang. Gaya nung pinakita ko last time. Ito, ha, yung binigay ng kapitbahay natin. So, yun yung itsura niya. Pero matigas siya kaysa sa upo. Pero para siyang upo, no? Ngayon ko lang na-realize. Thank you, guys, sa inyong comment. Siyempre, may kanin tayo. Binabad ko kasi basmati to. Binabad ko siya sa tubig. Kaya nung suggestion nyo, guys. So, nakababad na to. Mga isang oras na. Siguro pwede na yan. So, lutuin lang natin yung rice. Ayan na. So, binabad ko yung rice. Thank you dun sa nag-comment, guys. Nag-suggest. Kasi, minsan talaga sobrang tigas ng basmati rice. Ayan. So, isa lang na natin. And ngayon naman, manguha muna tayo ng, manalbos muna tayo pala. Yan. Okay lang ako ng basket. Okay, manalbo yun. Eto, perfect. Para pag hinugasan, tutustos yung tubig. Alright, guys. See ya. Guys. Oy. More water. More water? Nasaan, daddy? Ayan, nagsiswimming ang mga bata. Nakabantay pala si daddy doon. Alright, so ang dami natin tubig ulan kasi nga umulan. Uy, mamitas muna tayo ng... Okay. Ayan, ang ating talbos. Talbosan na natin to. Hindi na ako makahintay. Okay, talbosan na natin yan. Okay. Sige, talbosan na natin, guys. Siguro mag... tatalbos siya kung sige, talbosan natin yan. Pakita ko sa inyo mamaya, guys, kung ano baga karami yung ating talbos. Nasa shade siya para hindi siya masyado ganito. Sa pot ko lang ito nilagay kasi wala na akong space sa garden. Ayan. Okay. See, kunin ko na to lahat. Kalbuhin natin. Kalbuhin natin. Kasi sabik na ako sa'yo, matagal na kitang hinintay. Ang tagal mong dumating. Kaya ngayon, bigyan mo pa ako ng marami, ha? Babait ka. Bait naman ako sa iyo eh. So ayan, guys. So yan ang ating talbos. Ito naman, kuha pa tayo dito. Ito yung bago kong tinanim, guys, yung sumuloy sa tubig. So ito 'yon. Tingnan natin kung ano siya. Ayan. Tanggalin ko. Ito avocado to eh. Kaya lang, hindi naman kami natsi. Ayan, guys, avocado. Tinanggal ko lang. Hindi rin siya mabubuhay, guys, yung mga nagtatanong. Yan, guys, ay avocado. Kasi mahigam sa avocado. So, natapong ko yung buto sa wood chips. So, tumutubo siya. Ayan, oh. Binunot ko na kasi naagaw niya yung energy dito. Hindi rin naman tutubo ang avocado. Ilang beses na ako nakapagpatubo. Siguro may 20 na. Pagdating yung winter, namamatay din siya. So, kaya binunot ko para hindi na magkaagawan ng energy. Ayan, so, dito naman tayo sa ating saluyot. Ayan. Ito, saluyot. Saluyot ko natin yung malalaking dahon niya. Uy. May dala akong kutsilyo. Dahil minsan nagmamantsa, gabagas ako ko. Yung malalaki dahil dapat yung maliliit, pero ito munang magulang. Tapos ayun, may nasibol. Tapos tunin din natin yung may mga sibol. Nagsanga-sanga na siya, guys. Mamaya ako na tatanggalin. Yan. Gugulayin ko ng lahat yung kalabasa. Ayan. Sana, guys, hindi kayo naboboard. Sana hindi kayo, guys, naboboard sa aking mga vlogs dahil puro ano lang. Ito lang. Uy! Ayoko namang maputol. Muntik na maputol. Pero sana nag-enjoy kayo sa ating saluyot. Yun lang may offer ko, guys.
Ayan. Tingnan pa natin dito. Uy, marami pa pala. Ito pa, oh. Meron pa siya. Okay. So, yan. So, saluyot. Ano pa kayang pwede? Kuha pa tayo ng saluyot. Gusto ko yung maraming saluyot. Ito, oh. Dami niya, guys. Ano, ha? Dami niyang dahon, ah. Simula nung may nag-suggest sa inyo na talbusan mo, ate, para ano siya, mas dumami yung dahon. Totoo nga, nagsanga-sanga siya, oh. Tingnan nyo, guys, to. Ang dami niyang sanga-sanga dito. Ito, ito. Baka makuha ko yung ano, eh. Baka makuha ko yung talbos. Talbos ng kamatis. Ayan. Ayan. So, dami na, oh. Isang balaong na. Yan na naman yung kapitbahay ko. Siguro sabi naman, ay na naman siya. May kausap na naman siya doon. Anong nangyayari doon sa asawa ni Mike na yon? Ayan. Sige, putulin nga natin tong tap. Para tingnan natin kung susuloy siya ulit. Ayun, para hindi isa-isa. Gusto ko maraming talbos. Kasi marami, itotodo ko na yung kalabasan natin, guys. Kaya dapat marami talaga. Ayun. Ayan, okay. Punta naman tayo. Alam ko meron pa ako isa. Ayun, guys. Tapos, next naman, kunin natin yung... Tingnan natin dito yung ating kale. Bzz, 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 bzz. Maka may ahas. Ahas, ahas, ahas. May ahas ba dito? Diyan ba kayo? Ayan, guys, yung ating kale. Hindi ko pala, guys, may nagtatanong ko ano ba yung kale sa Pinas. Or sa Tagalog, hindi ko alam, guys. I-search ko. Tingnan natin kung ano ba talaga. Ito bagay doon to dito yung kale para hindi siya mainitan, para mas lumago siya. Ayan. Kale. Alam ko meron pa ditong isang kale. Ayun. See, yung last time na kinuhanan ko siya, lalo siyang tumubo. Ayan, guys, ang kale. Masustansya to. Ay! Natakot ako! Ito, lettuce to yung galing sa ano. Okay. Pwede ko rin siyang lagyan ng lettuce. Sige, lagyan din natin ng lettuce. Why not? Idahon din naman yan. Sige, lagyan din natin, ano. Kasi, total, nandyan na rin siya. Lagyan na rin natin ng lettuce. Uy, my goodness, ano yun? Takot ako sa ganyang mga... Ayan, guys. Lagyan din natin siya ng lettuce. Ito kinakain ng mga alipato. So, tanggalin natin yung mga nakain. Lagay ulit natin sa guard. Diyan lang. Mm-hmm. Kinakain siya, guys. Oh. May nangangain. Tapos pala, ginulay ko na to before. Okay. Ito rin, oh, kinakain. Buti pa, talbusin ko na lang ito. Kesa, oh, kainin pa ng ano, at least na. Ito, kunin ko na ito. Tapos to tanggalin na natin kasi kinain na eh. So, kukunin ko yung pwede kong makuha. Kain ito. Okay. Lutuin natin yan. Total, kinain na rin siya. Ito, wala na. Wala na akong makukuha. Okay, guys. Ha, okay, tingnan natin kung meron tayong okra na may ilagay. Todo na natin to, guys. Ayan, harvestin natin yung konting okra. Ayun, may isa pa dun. May isa pa. Or bigay ko kay daddy. Ayan. Alin pa? Wala na? Sa dami ko ng puno ng okra. Yun nga yung okra. Ay, meron pa pala dun. Ayun, dito, guys. Ayun, meron pa dong okra. Ayun. Bukas na yung iba. Ayun. Ito pa, talbos ng kamote. Todo na natin. Sige na, okay na yan. Itodo na natin. Ayan. Oh,
di ba? Ang dami, guys, oh. Oh. Dami. Daming talbos. Bebe, do you wanna get the okras? Cause it's small anyway. Just eat it. Mm-hmm. Those three okras. You're welcome. Okay. Alright, guys. Ito na, guys, ang itsura natin. Nanggigitata. Ay, naglalaro yung mga bata. Ay, itong ating bahay. Okay. Ayan na naman. Nanggigitata. Okay, tinakpan ko yung kanin. Punas natin ang ating mukha. Ayan, pero pag napawisan, ang ganda, parang namumula-mula. Oh. Ayan! Grabe, no? Ganun ako kapawisin, guys. Oh, para ako naka-blush on. Wala ko si Kali, may ano. Ayan, guys! Lobat na ako. Magcha-charge muna ako ng battery and I'll be right back. Ayan, guys! So, hugasan natin ang ating gulay. Okay, so... may lettuce tayo dito. Ano kaya? Saan kaya malagay ito, guys? Saglit lang ha. Dutuan at siya ay palaging may tutong sa ilalim kasi palagi tayong masusunugan. Masusunugan ng kanin. Ayan. So, meron tayong lettuce. Ayan. May kale. Ayan. Natanggal ko yung ganito, guys. Yung sungot. Dahil matigas siya. Mahirap kainin. Lalo pag magulang na. Kung baby pa siya, baby shark. Hindi, kung baby kale pa siya, pwede nang kasama. Pero, pagka ganito maano, ito baby, pwede, pero minsan, tough yung ano niya, yung dahon. So, yan ang ating lettuce. Sinama na rin natin, ano, itong seeds ng lettuce galing sa kapitbahay ko. O ba, itong kapitbahay namin, lagi silang, ano, nagsishare ng kanilang mga gulay-gulay. So, sige, sama na natin. Total. Kasi yung lettuce, pag uminit na ang lettuce, hindi na siya lettuce. Ayun daw yun. Ano, hindi na siya, ano, mapait na. So, niluluto ko na lang siya. May medyo may ano ha. Ayan. So, yan pa ating talbos ng tawag dito. Ang ating saluyot. Ayun, may bulaklak pa. Bakit kaya may bulaklak? Ano kaya yun? Magbubunga. Eh, sama natin ang bulaklak. Kainin din natin ang bulaklak. Bakit baga? Ayan. Ang ating kale. Pag may napasamang mga uud-uud, okay lang yan. Extra protein daw yun. Sabi ng ibang mga gardener. Kaya huwag kayong matakot kung may napasama sa gulay nyo. Ay, may uod! Or yung mga insekto, ano daw yun, extra daw na protein yun. Sabi ng mga puti, ah. Kaya ano, minsan hindi ako masyado particular. Ayan. So, ginaganyang pongkel, parang malunggay. Ayan! Oh. I-search ko pala kung ano yung kale sa atin. Ano ba sa Tagalog ang kale? Pero alam ko wala pa masyadong kale sa... Ayun. Uy! Ayun, hindi ko guys alam yung kale kung meron sa Pinas. Pero nagsisimula na sila ding magtayin ng, sa Pinas. Kasi nagiging parang sikat na siya. Ayun. Pero alam ko tutubo to sa Pinas, tingin ko ha. Lalo sa parteng mga Baguio-Baguio na lamig. Init, tutubo din siya. Pero mas... malasa siya pag matamis. Ayun, ang kale. So, ang ating saluyot. Nakikita ba ganin nyo? Ayan. So, gaganyanin lang natin. Tanggalin lang. Kinuha ko na yung buong sanga. Pati bulaklak, sama na natin. Eh, dahil bulaklak naman siya, kasama siya dyan. So, siguro naman okay siyang kainin, no? Ayan. Ayun. Atin
lang pipitas-pitasin ang ating mga natalbos. And I will see you later. Guys, nung nakuha sa dumpster dati, marami tayong kamatis na finrisco. So, yun yung gagamitin natin dito sa bulanglang. Ayun, kasi wala pa tayong pawis. Wala pa tayong ano, masyadong bulang kamatis sa garden. Pakonti-konti lang. So, pag dumami na, i-freeze naman natin. Parang first in, first out. Ayun. So, yan na. Nilagay ko na siya. Lagyan natin tubig at ating pakuluan with, ano lang, bawang. And salt and pepper. Yan. I'll show you guys later. Ayan guys, ang dami ng talbos. Mas marami pa yata yung talbos kesa dun sa kalabasa. Pero dadamihan natin talaga. Minsan mas marami pa talaga yung ganyan guys, kadami. Ayan guys, so nalinis ko na siya and ready na siya guys. Guys, kuha muna tayo ng bawang pala. Doon sa ating pinakot yung bawang. Mukhang uulan na naman. Ang init kanina. Palabas-labas ako guys. Ang mga bata, enjoy na enjoy. Huwag mo akong babasain. Enjoy na enjoy ang mga bata. Ah, swimming, swimming sila doon sa ating swimming pool. Kiddie pool. Okay, oop. Teka muna, ahas, ahas. Ahas muna. Tuwing gata, punta ko dito. Ayan. So, yan yung ating hinarvest na bawang. So, lumalabas lang ako dito. Pwede ko siya ipasok sa loob, actually. Cured na siya. So, lagyan natin. Gusto ko marami. Ayan, so every time na ubusan ako ng bawang, andun lang ako. So, lahat ng ating gugulayin ngayon ay fresh from the garden. Ayan, guys. I don't drink. Hi, Daddy. For the boys? Yeah. Yeah, thank you. Yeah, for the boys. Okay, lagay muna natin dito. Para pag nainip ang mga bata, kailangan ng stickers. Ayan guys, so, ano nang mangyari? Lagyan ko siya ng, yun na, pinapakuluan ko na. Pinapakuluan. Pinapakuluan ko na guys, yung tubig. Kasi ano lang siya, bulang lang, sinigang ba? Yun. Mas lagyan ko siya ng, ano, sampalok. Gusto ko siya maasim na maasim. Okay guys, pakita ko later. So, fresh from the garden yung ating bawang. Siguro yun lang isasama ko. Ayan, tanggal natin balat. O, sama na rin natin ang balat. Malasa rin pag may balat. Talo-talo na yan. Lagay na natin, pati balat, ano? Tapos, yung ating... Siyempre, umasenso na ating buhay. May frozen jalapeno na rin tayo. Tinatapong ko lang doon kung ano yung makita ko sa aking ref at ang ating frozen na sampalok. Lagay na natin. Ayun, and lalagyan lang natin siya salt and pepper. Ayun lang. Nakikita niyo pag, ah. Baka matunaw yung aking tripod. So, lagyan lang natin na siya ng konting asin. Konti ba yun? Okay na yun. Kailangan. Okay. Kailangan ko palang bumili ng asin. Ba't hindi ako bumili? Pink salt yung ginagamit natin. And, konting pepper. Yun lang, guys. Sa gulay na ito. Yun lang talaga. Tsaka yung ating kalabasa. Pero mukhang ilalahat ko na yung kalabasa ko. Maraming pepper. Come on, come on. Maraming pepper. Ayan. Maraming pepper. Ayan, guys. And mukhang parang kulang to sa akin eh. O, siguro i-save ko to for next time. Sige, yun na lang muna. Ayan, guys. Ang ating isda. Sorry. Andito yung ating computer. So, ayan, guys. Yung ating isda. So, tinanggal ko yung ulo. Ayan yung ulo. Isasaing natin. Parang pangat. So, ginagawa ko, lagyan ko lang siya ng hiwa para madaling maluto. Ah, mas maganda yung itsura niya. So, gigilitan lang yung pagkagigilitan. Ganyan lang. Tapos, piprito ko lang siya, guys. Prito lang yung masarap. Ayan, lagyan natin ng coconut oil. Ayun. Init na siya, guys. So, ito yung may asin. So, siya muna yung uunahin ko. Ayan. Dinadraw niya yung moisture ng isda, karne, kaya gano'n lang tayo magagawa. Guys, ayaw na mga puti ng masyadong tostado. Ayan!
Ating pritong isda. Sarap. Separate video na lang to kasi dun sa isda na pinrito natin, yung sinaing na isda. So, nung umuwi kami ng Pinas, 3 years ago, 3 years ago pa yun, ito, meron pa akong tira na yung kalamyas, pwede ko rin siya ilagay dun sa sinigang, or bulanglang. Pero kinikip ko siya pag ako ay pag ako ay sasaing ng isda. Ayan guys, sa istorya ng gasa mo muna siya. Ito yung ano, pinatuyo to ng kaibigan namin sa Pilipinas at pinadala sa akin dito. So, kukunti na lang siya kasi dinalhan ko yung kapatid ko sa South Carolina nung nagbakasyon kami. So, hindi na siya ganun kadami, pero ayan guys, to yung kamyas, yan yung ginagamit namin sa Batangas. Ayan, larigay ko lang siya sa ilalim. Finally, kumulo na yung ating pangsigang. Ayan. Ayan na, tampalok, andun pa, buo pa. Ang ating pampalasa lang na jalapeno na nakuha natin, alam nyo na kung saan. Ngayon, ilagay na natin ang ating kalabasa. Medyo matagal maluto itong kalabasa na to, guys. Na muna. And then later, ilalagay na natin yung ating talbos, ng halo-halong talbos. So, yung iba lalagyan ng taba or bacon. So, akin hindi. Ganyan lang. Sa isda, hinihiwa ko siya sa kalahati dahil mahirap siyang maluto. So, ito yung best way para lutuin natin ang ulo ng isda. Pangat. Tapos, ilalagay sa ilalim yung tuyong kalamyas. Or pwede rin sampalok yung gamitin nyo. So, ayan. Tapos, ganito lang ako magluto nito, guys, ha? Ito yung style ko. Baka na naman mabash na naman ako. Hindi naman ganyan. So, ganito guys ako magluto. Ako. Ito yun. Ako lang. So, lalagyan ko lang siya ng asin sa ibabaw. Ayan. Dapat maraming asin. Masarap to sa kanin. At saka sa masarap din to sa... Pwede rin siyang lagyan ng... Masarap to sa green na tomatoes. Ayun. Pagka yung sabaw, yung patis. So, ayan. Tapos, lagyan natin siya ng tubig sa ibabaw. Iba lalagyan ng taba para mas malasa pero ayoko na ng taba. So, iyan na. Okay na yan. Tapos, papakuluan nyo lang. Ganyan lang guys, sya kasimple. Ayun na. Tapos, maluluto na sya. Kukuto-kuto. Alright. So, hintayin natin later. Masarap syan sa talong. Pwede yung lagyan ng talong. Mga okra. Mamaya, pagkatapos, nilagang okra. Or... Ay, nako guys. Ang sarap nyan. Okay. See you later. Tataktan lang natin. Ating sinaing na isda. Nilagyan ko siya ng extra asin. Magagalit yung nanay ko. Nanonood pala yung nanay ko. Hi, mami. Ano, sabihin na naman yun. Sobra kang mag-asin. So, ayan. Sinaing na isda or sinigang na isda lang. Parang may bukol ako dun ah. So, ayan. Sinigang na isda. Nilagyan ko ng konting asin pa. Asin pa more. Ayan. Hayaan lang natin sila. Half cook na yung ating kalabasa. You found it? Okay, good. Oh, be careful, kuya. Nasaan si Ben? So, ayan. So, half cook na yung ating gulay. So, ilagay na... Oh, gulay? Yung, yeah, yung ating kalabasa. So, ilagay na natin, guys, ang ating mga haluhalong gulay. Mas marami pa ang talbos, which is okay lang naman. So, ayan. Sama ko na siya lahat. Lubog na natin siyang lahat. Dami, oh. Dami. Grabe. Ang dami. Puro gulay. Excited ako. Paborito ko to, guys. Ito talaga yung pinaka-paborito ko. I told you guys, I can eat it every day. I can. No problem. Ayan, guys. So, haluin na natin. Ayan. Ayan. Kung ano pang mga green leafy greens nyo, pwede yan. Lahat. Nga pala, hindi ako nakapagtanim ngayon ng Swiss chard. Lagi ako may Swiss chard every year. Maganda rin to sa ganito. Bulanglang. Tawag sa amin ito guys, bulanglang ha. Pwede nyo ilagay kahit ano dyan. Ayan. Ayoko masyadong lutong-luto yung dahon. Gusto ko medyo half-cooked. Ayan. So, nilubog ko lang siyang ganyan. Ayan!
Tapos na guys, kakain na kami. Gulong-gulo eh. Ayun. Kain muna tayo ng snack. Ng mani. Chocolate, pero white, black bass this time. Taas yan ating rice. Sinandukan ko na ulit sila. Ito pala ang akin. Ito ang akin. Ito sa mga bata. Tingnan natin kung kakain ulit sila. Ayan. Si Benjamin, si Mikel, last time di siya kumain. Dahil hindi si Mikel kumain. Kasi yung snapper. Kasi yung snapping turtle. Yun, natakot siya. Kala niya turtle yun. Hindi mo na snapper yun. Kaya, yun. See you later, guys. Hintayin lang natin yung mga boys. So, yun lang ang setup natin. Madilim. Okay. Ooh, excited na ako sa aking gulay. Ben! Inupakan niya na ang kanin. Masarap. Okay, upo ikaw. At hihimay natin ng isda. Here, Ben. Oh. We're gonna say a prayer first. Baba. Okay, Daddy's coming. I'm coming! And Kuya is coming too. Hihimayin lang natin ang isda para sa mga baan. Sarap. Yeah. Yeah, after we eat, I'm gonna make... Abe, come from South Carolina. Ayan, si Kuya kakain yan pag may cheese. Ay, kain din ng isda bunsoy. Ayun, oh, para siyang chicken. Try this, parang chicken. Ayun, and sabaw, and it's broth like Benjamin. Tika.
Soup pa. Nagustuhan din ng Mikel ang soup. Mainit. Ayun. That's real hot. That's a real hot. Excuse me, bubo. Gana. Ba? Ay, hindi ko mapagana. Ay, kaya pag may mga message siya, hindi ko naman na kikita. Ay, ayos naman. Ano? The greens. Bulang lang. Say bulang lang. Bulang lang. Yeah, very good. Bulang lang. Bulang lang. Bulang lang. Magiging pinag-iisip. Masarap. Hey, tapos na ang lunch. Hindi ko na pinakita yung pagkain ko. Kasi tumawag yung kapatid ko. Nag-usap kami hanggang sa matapos na kaming kumain. Yung mga boys, kumain sila ng konti. Tsaka humigop ng sabaw, which is okay na yung baby steps. Kasi first time nga nila, hindi pa sila sanay sa ganitong pagkain. Kasi hindi ko ito lagi naluluto. Pag summer time lang, pag meron tayong mga gulay. So yan, ito pa rin yung tira. Pag hindi siya naubos, lagi ko siya sa fridge. At yan, tapos mamaya kakain pa sa ito yung sinaing. Ito yung tira natin na kanin. Guys, at hindi na ako masyadong nakapag-vlog ng pagkain ng mukbang. Dahil, ano, kakatapos ko lang makapag-usap sa kapatid ko. And nakapaglinis na ako, nakausap ko pa rin siya. So, hindi ko na-vlog masyado. And thank you guys for watching. And I hope you enjoy this video. And have a wonderful day. Oh, I forgot, baby, what is our saying? Stay natural and be humble. No. What? Be you, be natural. Parang it doesn't match my, I don't know, it has to be in Tagalog. Be you, be organic. Be organic, be natural. Ayun guys, thank you guys for watching. Have a wonderful day. Be you, be organic, be natural. Hasta la vista, baby. Okay guys, see ya. So yan guys, hinimay-himay ko yung isda. Kasi papakainin ko yung boys. Yan, kasi kanina hindi sila masyadong kumain. Sabaw ko na lang yung gulay. Sabaw na lang natin yung gulay. Habang nanonood sila ng show nila. Kasi, hindi pa sila nakapanood today. And ni-request ni Mikel kung pwede daw siyang manood. So, yan, nanonood lang sila. That's right, it's black. Okay, Kuya, we have to eat first. I would love to eat a sandwich. Hold on. Chase, you are in luck. Here's our menu for a sandwich. It's too loud, here's Kuya. Here's the recipe on the back. Okay. We'll take this one out. And let's put our hamburger patty on here. Kailangan nilang masanay. So, Kuya, it's too loud. Kailangan lang masanay kasi pa dalawang beses ko pa lang ito niluto. So, kailangan keep on introducing it. Yun ang key. Kalabasa. Yan. And then our onion.
Ito pa, konting isda. According to our menu, try natin tong saluyot. Lettuce and tomato. Here's our cheese. Ganyan tayo mag-introduce. Lettuce. Okay, kuya. And tomato. Mm. Wait, halap, harap sa mami. And what do you put on top of a sandwich? Another slice of bread. And we can hold it all together with this toothpick. Try natin siben-siben kumain yung kanina, pero lipat tayo dito. Can we make some, let's start up the heat and get cooking. With sabaw. Gusto niyo yung may sabaw. Kasi ang init sa labas, naglaro sila. Naglaro sila guys kanina sa labas. Nagbisikleta with daddy habang ako'y nag-e-edit. Pero sobrang init. 100 degrees ngayon dito sa amin. May heat. Ano bang tawag doon? May, kuya, it's too loud. May heat advisory. Ganun kasi dito pagka yung weather, binibigyan kayo ng patiuna na warning na maging mainit today. So, ganun, may mga heat advisory. Okay. Sige pa, sige pa. Isda. So, ito pala yung isda is yung sinaing na ulo. Okay. Okay. Ayun guys, bababa ko muna ang camera. Ang hirap magpakain ng isang kamay. Ayan. So, Ben! Say, see you later. See you later. Bye-bye. See you later. Bye-bye. Say, kain muna tayo. See you later.